Tayo po ay muling pangungunahan ni kapatid na Emilio Alvarez para po sa kanyang mensahe. Brother Boy. Opo, sandali lang po. Okay. Naririnig niyo po ako? Malinaw, Brother Boy. Lapit mo lang ng konti. Okay, salamat po. Salamat po sa introduction. No? Salamat din po sa prayer no? Na binigay ng ating kapatid. At higit po sa lahat, salamat sa inyong lahat. At muli ay binigyan po ninyo ako ng opportunity, privilege, para makapagbahagi po sa inyo ng aralin. No? Ng ang paksa po na akin pong tatalakayin ngayon sa umaga ito sapagkat ngayon po ay Father's Day no? And Lolo's Day. siguro po ay pamagatan natin itong Children Obey Your Parents. Okay? Sapagkat timely po ito, napapanahon. So salamat din po sa mga tatay no? Na narinig. So pipika po tayo sa tatlong aklat o dalawang aklat na na ating pong dito po natin dito po tayo mag-i-start ano po to tatlong parallel accounts ano doon sa aklat ng Epeso chapter 6 verse 1 to 4 no tapos Ephesians 5:18-23 and lastly chapter 3 ng Colossians chapter 3 verse 16 to 20 no dito po ay ipapakita sa atin ni Apostol Pablo yung same cause and same result no sa atin pong tatalakayin paksa ang pinag-uusapan po dito yung marriage and family no? Marriage and family. So let us begin with sa chapter 6 no. Wika dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Galang ninyo ang inyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako. Upang maging mabuti ang inyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal, sa ibabaw ng lupa. Verse 4, at ang mga ama, sabi niya, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Bagkus, anya, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Sa chapter 5, ang wika dito, ang versikulo ay 18, same book chapter 5:18 wag kayo magsipaglasing ng alak na ito anya ay labis na kahalayan kundi mapuno kayo ng Espiritu Santo sa English yan filled by the Holy Spirit. Kayo'y magsalita sa isa't isa ng mga awit at mga himno at mga awit na awiting espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng mga himig sa Panginoon. So ito po yung pinangahawakan natin to eh. Gumagawa tayo ng himig mula sa ating puso sa Panginoon. So anyway, pinuntahan ko lang yun. No? Sa chapter, the verse 20, laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoon, Jesucristo, sa Diyos Ama at Ama. 21, pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia na siya ang tagapagligtas. Sa Colossians,
chapter 3, ang verse 16, sabi rito sa 16 to 20. Chapter 3 ng Colossians. Okay, ito po. Manirahan nawang sagana ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan, magturo, magpaalalahan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pagpasalamat sa Diyos sa inyong puso. So ang instrument natin dito, yung ating puso, yung ating heart. Ano mang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat anya ng mga bagay sapagkat nakalulugod sa Panginoon. Verse 21, last. Mga ama, punta na naman tayo dun sa father, sa parents, no? Huwag ninyong ibunsog sa galit ang inyong mga anak, baka manghina ang loob nila. Kaya minsan yung galit ay hindi gumagawa ng katwiran yan, di ba? So, ito po ay nabanggit natin kanina. Itong tatlong account na ito, parallel po ito. Eh. At ipinapakita sa atin dito yung same cause and same effect. Meaning, tayong mga Kristiyano na may asawa at pamilya, anya, ay dapat anyang pagharian o manahan sa atin, mag-dominate sa atin, mag-control sa atin ang Holy Spirit, no? So kaya tinalakay din natin dito yung spirit-filled marriage, tama? Binanggit yun doon sa tatlong parallel account. Spirit-filled children, no? Then yung last, spirit-filled family, tatlo, ano po? Kaya inisa-isa natin yan, eh, diba? So, maliwanag, alam natin, ang Espiritu Santo is the author of the word of Christ. No? Kaya sabi na, manahan sa inyong puso ang salita ni Kristo. Okay? So, merong command ito, diba? Manahan sa inyo. This is a divine command the Holy Spirit to us. So, let us bring our children doon sa biblical discipline and instructions. Yun ang sabi ng Panginoon. Yun ang sabi ng talata na binabanggit natin. Dali natin sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. Ang ating mga children. Yan po ang gawain ng pamilya. That's a family work. Obedience and honor, no? Igalang ninyo ang inyong mga magulang. So, ang parents' duty, ang duty natin, bigyan natin ng instruction and discipline ang ating mga anak. Okay? Why? Bakit po? Alam po ninyo, sa panahon natin ngayon, malaki ang problema nating mga magulang. The family is always being attacked of Satan. You will see in our day. Makikita natin yan sa ating panahon. In our society. Yung tinatawag na family destruction. Diba? Maraming naghihiwalay ngayon. Maraming nasisirang pamilya, devastation of family in our society. Kaya mahalaga po itong ating pinapaksa. So meron din ditong quote, yung sexual revolution.
Alam po ninyo, maraming tao ngayon nag-gain ng physical satisfaction outside marriage. Marami po niyo. Yan po ay naganap sa ating society. May nabasa ako sa Amerika, yung woman celebration of fornication. Sine-celebrate yung fornication. That was way back 1960s, I thought. So matagal na pala itong problema ng mundo, no? Ng society. Kaya tama yung sinabi ng Panginoon, in this world, you have trouble. At meron ding view ang ibang mga tao. Woman is a second class in human being. Hindi po totoo yun. So, maliwanag. Kaya natin pinikap yung tatlong parallel account doon sa Book of Ephesians and Colossians. Dapat ang marriage must be filled by the Holy Spirit. Spirit-filled living is about marriage. Doon sa ating pinikap na mga halata. Sapagkat sa ating pagpapatuloy, laganap din yung tinatawag na sa homosexual marriage. Tama? Alam po ninyo, ano yan eh? Yan ay selfish people. Laganap, selfishness is a huge problem in this world. Napakalaking problema. Hindi tayo pwedeng magpatumpik-tumpik doon sa problema yan. Meron din tinatawag na ano, yung homosexual revolution. Alam po ninyo, masakit lang pakinggan yan eh. Lagi nating nababanggit ito, yung ang singleness is palatandaan ng selfishness. Singleness is a sign of selfishness. Kaya merong divine command ng Diyos. Eh. Sinabi ng Diyos, God said, it is not good that man should be alone. Utos yan eh. Divine command yan eh. At kaya ang sabi ng Diyos, I will make him a suitable helper. Kapagkat pinag-uusapan natin yung marriage and family. So, talagang ang Diyos ang mismo ang bumuo ng pamilya at bumubuo ng pamilya. Kaya ang sabi sa Deuteronomy, kung ating pong babasahin, Deuteronomy chapter 6, samahan po ninyo ako. Deuteronomy kapitulo 6, versikulo 6, 6-6. Ang mga salitang ito anya na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay ilagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay kapag ikaw ay lumalakad sa daan at kapag ikaw ay nahihigaan kapag ikaw ay bumabangon. Verse 8, at iyong itatali ang mga ito bilang tanda ng iyong kamay at bilang panali ng iyong noo. At iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong mga bahay at sa mga pasukan ng iyong mga bahay. So dito, kinutukoy dito yung family. Children, family and children and marriage. Kaya sabi ng Panginoon eh, sa chapter 2 ng Genesis eh, ginawa ng Diyos ang babae. No? Ang sabi ng Diyos sa lalaki,
This is your wife. Ito ang iyong asawa. Si Eve. So bakit tayo pumupunta rito? Sapagkat maraming mga problema tayo sa ating society regarding marriage and family. So living without marriage, this is not married. No? Ano tawag doon yung nagsasamang hindi kasal? Ano tawag doon? Live in. Akala nila, minsan nag-i-enjoy sila rin eh. Diba? Hindi raw nakaka-apekto sa kanilang pamilya yun. Sa kanilang mga anak, hindi po. Nakaka-apekto po. Isa pa rin po itong uri ng singleness. At ito ay tanda ng ano? Ng pagiging selfishness. So therefore, marami tayong naganap ang pagiging makasasarili ng isang tao sa ating society, sa mundong ito. Maraming naniniwala dyan. Eh. At maraming nagpa-practice dyan. No? Kasi nga, ang paniniwala nila, hindi naman epektado ang kanilang mga anak. Ngayon, bakit? Kasi ang kapag minsan ang malaking dahilan masyadong na yung preoccupation of singleness, no? Kaya bumabagsak yung family responsibility, yung man leadership nawawala yun. Malaking epekto po ito sa children and family and society, sa ating society. Eh, makikita natin ngayon dyan sa ating mga community, nagkalat yung mga abandoned children. Di ba, Brother Nico? Nakakaawa. Pasan-pasan din ang society. Diba? Sapagkat lumalaganap nga eh. Nagiging irresponsable ang lalaki at ang babae. So therefore, disaster yan. At yung mga bagay na yan, kumakalat na rin sa loob ng church yan eh. Nakaka-influensya na rin yan sa loob ng mga churches. So tingnan natin sa aklat ng Awit, Kapitulo 127. Awit, Psalm 27. Ang versikulo po ay 1 hanggang 3. Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay. Naalala ko yung sa Book of Hebrew, di ba? Lahat ng bagay ang Panginoon ang nagtayo. Ang mga nagtayo nito ay walang kabuluhang napapago. Malibang ang Panginoon ang magbantay ng lungsod, ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan na kayo'y bumabangon ng maaga at malalim na ang gabi kung magpahinga, na kumakain ng tinapay ng mga pagpapagal sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. Verse 3, narito niya, ang mga anak ay pamana. Ano sabi? Ang mga anak niya ay pamana, tribute. Tribute, yung salitang yun. Tribute to the family. God, tribute to the family. Ang mga anak. Narito ang mga anak ay pamanang sa Panginoong nagmula niya. Ang bunga ng sinapupunan ay isang ano reward, gantimpala. Napakagandang mensahe naman. Napakagandang mensahe. Kaya dapat ano to, must be raised in godly ano, in godly way in Christ. Kaya sabi ni Apostle Pablo, akayin natin anya sa salita ng Panginoon. So marriage is a grace of God.
Children, ano ang children? Tribute to the family. And children ay blessing ng Diyos. Pagpapala ng Diyos. Kaya ang sabi rito eh. Saan? Yung sinapupunan eh. Ay isang ano, gantimpala. Gantimpala. Okay, so bakit natin tinatalakay ito? Para ang aral nito ay magpatuloy, ma-extend ang ebanghelyo at ang salita ng Panginoon to the next generation, evangelism in the family, doon mag-i-start eh. Doon magpapasimula yung evangelism to the family. O in the family, sorry. Kaya kung titignan ninyo doon sa creation, eh, family muna eh, di ba? Adam and Eve, di ba? Progressively, di ba? Hanggang sa naging nation. So, ano yun? Ano yung importante dito na mensahe? Submission of children to the parents. Pagpapasakop. Naalala ko tuloy yung asong binili ng aking kaibigan. Ang pangalan nun eh, Italian dog po eh. Ang pangalan eh. Cane horses. Malaking aso. Inobserbahan ko yung attitude eh, yung behavior ng aso. Eh. Very submissive. Kahit saan pumunta yung amo, ayun, nandoon, nakasunod. Pagka nawala, kakahulyan. Nahanap na naman ako. Ano. So, napakagandang tignan, pagmasdan, kahit mga hayop na nagpapasakop eh, di ba? Kaya minsan nagkakaamor tayo sa mga hayop na maamo na sumusunod sa atin. Kaya mayroong mga taong singleness eh ayaw nang mag-asawa eh. Aso na lang ang kasama eh. Nangyayari po 'yun. Sapagkat sa panahon nga natin, hindi na makita yung submission eh. Kaya tinatalakay din natin dito yung authority and submission. Pagpapasakop. Kaya doon sa parallel account na binasa natin, magpasakop sa isa't isa. Mag-awitan sa isa't isa. So, puntahan natin doon sa tinatawag na malaking problema natin yung ang tawag dito, child center home. Bakit? Alam po ninyo, kapag ang isang magulang ay masyadong preoccupied ng kanyang trabaho, naiiwan na lang yung anak doon sa loob ng bahay, no? Ang nagiging magulang nila, yung media at yung gadgets. Tama? Meron po tayong kasama sa church, doon sa lugar ng Quezon. Ganun po ang nangyari. Naging problema niya. Nung kapag uuwi siya ng bahay, naiiba yung ugali ng bata eh. Diba? Eh siguro nga, dahil hindi naman natin nababantayan yung panunood ng mga gadgets ng kabataan. Kaya sabi ko nga sa mga anak, bantayan ninyo, bigyan niyo ng limitasyon. Sapagkat ang magiging magulang yan, hindi na kayo. Kundi yung hawak-hawak na gadgets na yan. So let us pumunta naman tayo rin sa marriage. Kaya nabanggit natin, marriage is a grace of God. Children is a tribute, no? Okay. So, binanggit kanina sa Psalm, the fruit of thy womb is a reward. Tumutukoy yan doon sa children. Children is an heritage from God. O tribute o pamana ng Diyos sa magulang o sa magulang o sa parents. No? So kaya sabi sa aklat ng Epeso, chapter 5:21, ano sabi ron? Be subject to one another. Tumutukoy yan sa family.
parents and children, wife and husband. Doon sa tatlong parallel account. Maliwanag naman yun eh. Diba po? So, isa pa nating problema, ang nagdo-dominate sa ating family, ng ating mga anak. Marami na po kung nakikita niyan eh. Ang sumusunod na, hindi yung magulang. Ah, hindi na yung anak, kundi ang magulang na ang pinasusunod ng kanya. Nakikita na natin, nag-iiba na yung kultura at yung society, yung mundo. Alam po ninyo, karamihan po sa kabataan ngayon, children make their own way. Ang hirap ng sawayin ng bata ngayon. Kaya malaking problema po eh. Kaya binigyan tayo ng basic command sa chapter 6 ng Epeso. Kaya laganap yung child center home in our society. Basahin natin yung Exodus chapter 20 verse 12. Exodus chapter 20 verse 12. Minamadali ko lang po kasi mababa yun. Exodus 21. Tama ba yan? Nadali lang po. Exodus chapter 20 verse 12. Igalang mo ang iyong ama at ang ina upang ang iyong mga araw ay lumaba sa lupaing ibibigay ko sa iyo, sabi ng Panginoon. Vice versa yun. Okay? This is a command. Ito ay utos. Chapter 21 verse 15 to 17. Same book. Exodus 15. 21:15. Ang manakit sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin. Ang magnanakaw ng isang tao, ipagbiliman siya, pumatagpuan ang kanyang kamay. Tama ba ito? Exodus 21:15. Tama ba yan? So anyway, bahin po na. Proverbs chapter 1, verse 8. Sorry, mali po yung aking naisulat. Kawikaan, kapitulo 1 hanggang 8. Ang kawikaan ni Solomon, anak ni David, hari ng salit, upang ang tao ay matuto ng karunungan at pangangaral, upang ang mga salita ng pagkaunawa ay malaman, upang tumanggap ng turo ang matalinong pamumuhay, sa katwiran karunungan at pagkapantay-pantay upang mabigyan ng talino ang walang wang kaalaman ng mabuting pagpapasya sa kabataan, upang marinig din ng matalino at lumago sa kaalaman at magtamo ang taong may unawa ng kahusayan, upang maunawa ng kawikaan at ng pagsasalarawan ng mga salita ng mga pantas. So, inuutos sa atin ng Panginoon sa chapter 1, sabi sa verse 7, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. Anak, dinggin mo anya ang turo ng iyong mga ama. Huwag mong pabayaan ang iyong ano sabi? Listen to your parents in wisdom and instruction. Yun po yung utos ng Diyos. Not follow barkada. Huwag natin susundin yung barkada natin. Alam naman natin, ang kabataan, kaya minsan ay napapariwara, ang sinusunod nila yung kabataan.
Kaya sabi rito sa chapter 3, sa pagpapatuloy, verse 1 pa rin, 1 pa rin po, anak ko, Proverbs, ang aral ko ay huwag mong kalimutan, kundi ang aking mga utos sa iyong puso'y ingatan. Sapagkat kahabaan ng araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ang sa iyo'y kanilang pinili. Chapter 4, verse 10, verse 1 to 10, kumahaba-haba po ito. Proverbs chapter 4. Dinggin ninyo mga anak ang turo ng ama, makinig kayo upang magkamit kayo ng ulamo. Kayo na lang po ang bumasa, no? Sapagkat mahababa. Ang last na babasahin ko yung verse 10. Makinig ka, anak ko, at tanggapin mo ang aking mga sinasabi at ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Chapter 6, verse 1. Anak ko, at sabi rito, kung naging tagapanagot ka sa iyong kapwa, kung itinali mo ang iyong sarili sa isang banyaga. Chapter 7, verse 1. Anak ko, ang salita ko ay iyong ingatan at ang aking mga utos ay iyong pahalagahan. So dito, paulit-ulit eh. Listen to me, sabi ng Diyos. Kaya minsan tayo mga magulang, nagtawag sa atin ni makulit na raw. Kasi nga, katulad din ng Diyos, paulit-ulit na sinasabi sa atin. Laging pinapaalala sa atin ng Diyos na makinig, no? Sa ang anak sa kanyang magulang. So, naalala ko ang ating Panginoong Jesucristo doon sa Luke chapter 2 verse 52. Ang tinatalakay dito yung pagiging childish na mga bagay. Hindi po tinatalakay din yung yung simple things sa chapter 2 ng aklat ng Lukas 58. Apat po yung tinatalakay doon, yung wisdom, yung tinatawag na mental capacity, came from God, taught by His parents. Saka yung isa, yung stature, physical capacity. Number three, yung favor with man. Social capacity, how to interact with people. Lastly, favor with God, spiritual capacity. Ito yung apat na to, ito yung dapat nating i-provide sa ating mga anak. Ito kailangan natin ipagkaloob sa kanila. Sapagkat gusto ng Diyos na tayo ay maging matuwid. We must follow the Lord. Do what they tell you to do. Diba? Yan ang sabi sa atin. Lagi kang makikinig sa magulang mo, lagi kang makikinig sa iyong Diyos na dumalang sa iyo. Okay? So, obedience, ito po ay isang uri ng behavior yung obedience, yung pagsunod. Ito yung second responsibility natin, honor your parents. Honor is attitude or respect. Obedience is challenge to being a parent's use discipline. Sa Exodus chapter 20, what are the first aspect of promise? Nabasa natin yung quality of life. Comes obedient children, you will enjoy life. Sinasabi rin sa Exodus chapter 20 verse 5. May enjoy natin yung blessing ng Diyos eh. At makikilala rin natin yung ating pamumuhay, ang ating buhay sa panahong ito, merong layunin ng Diyos sa atin. Merong purpose ang Diyos sa atin. Alam po natin sa chapter Proverbs chapter 3 verse 11, correction is a part of discipline. Sa Proverbs chapter 1 verse 1, chapter 10 verse 1, binabanggit din yung rod, means of correction, instrument of discipline.
Eh, nung araw, pwede mo paluin yung ina, pwede mo paluin ang anak mo kapag nagkasala. Para saan? Sa better understanding. Kaya pag pinalo mo, ibig sabihin nun, regulate na yan. Stop. No? Stop. Sa Proverbs chapter 19, verse 18, discipline, there is hope. Merong pag-asa. Sa Proverbs chapter 22, verse 15, yung immediate painful physical consequences. Okay. Pakibasa na lang yung Proverbs chapter 28, verse 24, Proverbs 22, verse 6, about children's and parents. So, last point natin, yung submission of parents, children is a blessing to you. You make your children, di ba? Huwag nating ipamungkahi niya sa galit ang ating mga anak. Chapter 6 ng Epeso, balikan po natin. At kapitulo 6 ng Epeso. Sa verse, verse 4. Mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangangaral, pangaral ng Panginoon. So salamat po. Sana po ay nawa ay nakadagdag po tayo ng ating mahalagang aralin sa linggong ito, mga brothers and sisters. Muli, happy Father's Day po ulit. And God bless you all po. Maraming salamat kapatid na boy. At